Kamustakayuito ang Sene Marites? Inamin ni Legarda na nakatrabaho niya noon ang mga makakaliwang grupo at mayroon ding paniniwala ang komunistang grupo na nagustuhan niya. Matatandaan na isinusulong ni Legarda ang pag-amyenda sa Anti-Terrorism Act at sinabi rin ng senadora na hindi kalaban ng Estado ang komunistang grupo. Tingin ko, natatakot ngayon si Senator Legarda kasi ang dami nang former rebel na correct. Alam yung involvement niya. Kaya gusto niya i-recall. Gusto niya maligtas siya doon sa Anti-Terror Act, hindi siya makapanagot doon. Medyo surprising sa iba na hindi kilala si Loren Legarda. Ayun. Kasi ang ganda-ganda ng sinasabi niya nung campaign. Siyempre para makuha yung boto ng mga tao. Pero alam natin na pag nakaposisyon na siya, babalik siya doon sa pagiging alyado niya. Hindi naman siya CPP member, pero malaon na siyang aliado. Alam siguro ito ni KR. Yes, kasi, agree. Bagong itinayo ang Makabayang Block, isa siya doon sa mga naging part sana ng Makabayan, pero nag-stay siya sa kanyang party. Pero matagal na siyang nagsusuporta, kaya ganun yung gigil niya, yung sinasabi niya. At it's high time, since siya naman nag-expose sa sarili niya, malamang na rin ng taong bayan na siya ay aliado. At kung hindi siya bibitaw doon sa suporta niya sa CPP, hindi siya karapat-dapat na maging senator. Ni Senator Loren Legarda, kasi umu-open siya para makapagdepensa. Kasi alam naman natin, mga urban operatives, lalo na ako, alam ko yung kalakaran sa national. Itong may dalawang senator ngayon na nakausap ng CPP-NPA at matagal ng aliado. So para maligtas siya doon sa ngipin ng Anti-Terror Act, ay gusto niyang iparepel ito. No? Para hindi siya makapanagot sa batas. Kaya ganun na lang yung gigil na ginagawa niya. At medyo surprising sa iba na hindi kilala si Loren Legarda. Ayun. Kasi ang ganda-ganda ng sinasabi niya nung campaign. Siyempre para makuha yung boto ng mga tao. Pero alam natin na pag nakaposisyon na siya, babalik siya doon sa pagiging aliado niya. Hindi naman siya CPP member, pero malaon na siyang aliado. Alam siguro ito ni KR. Yes, kasi, agree. Bagong itinayo ang Makabayang Block, isa siya doon sa mga naging part sana ng Makabayan, pero nag-stay siya sa kanyang party. Pero matagal na siyang nagsusuporta, kaya ganun yung gigil niya, yung sinasabi niya. At it's high time, since siya naman nag-expose sa sarili niya, malamang na rin ng taong bayan na siya ay aliado. At kung hindi siya bibitaw doon sa suporta niya sa CPP, hindi siya karapat-dapat na maging senator. As yung binabanggit niya na kaser, tama yung sinasabi niyo ka Eric na yes, magkukumpiska ng lupa. Sa point of view ng mga magsasaka, okay lang yon kasi mga magkakaroon sila ng lupa. Pero ang totoong nangyayari pag nasa NPA, kasi ako part ako ng nagsusulong dati ng Agrarian Revolution, hindi lang po siya simpleng kumpiska, no? Yung mga Panginoong may lupa, yung nagmamayari ng malalawak na lupain na umaayaw. Kasi very unjust po. Injustice yung ginagawa. Kasi sasabihan ka na, ipinasaka na namin yan sa mga magsasaka. Wala ka nang magagawa. Sa pilitan yung pagkukumpis ka. At pag umayaw yung may-ari, pinapatay. Terrorism na dinidepensahan ni Loren Legarda. Kaya nakakagalit yung ginawa niya kagabi no, na privilege speech. Na parang gamay na gamay niya yung kaser. Parang hindi nga siya nakapunta ng isang liblib na lugar kung saan nangyari yung mga pangungumpiska. Tama. Na yung effect dun sa may-ari. Dun sa may-ari okay lang. Pero yung mga bata, halimbawa, kung pinapaaran siya, saan kukuha ngayon ng kuan? Nang iba pantusto sa pag-aaral kung yung mismong lupa wala na sa kanila, ipinaaral na sa pilitan ng kinumpiska ka ng mga NPA. Kung ganun yung dinidepensa niya na kaser. Tapos yung national industrialization na tinatawag na nakasaad din sa kaser. Yung mga industry, kukunin doon sa mga may-ari, doon sa mga nag-aral ng matagal. Tapos imagine that
manage siya sa CPT na walang alam ni sa buong proseso ng mga industry, ipapamanage sa kanila sa panahon na makukumpiska na yung mga industry. It's a chaos. At talagang nasa IKT po, alam ito ni Ka-Eric yung IKT, intermediang kurso ng partido, na sa panahon ng socialist revolution, hindi pwedeng yung mga na-establish na industry, yung mga kalakaran sa gobyerno, ay hindi muna ibabagsak. So, meaning to say, ipaparalyze nila yung economy natin. Tapos, with that, kung paralyze na yung ekonomiya, babagsak yung political structure. Ganun yung paniniwala ng CPP. So, mangyayari yung bombahan, pag-destroy ng mga industry, yan ang ibig sabihin ng kasir. Naka-sugarcoat lang siya na bibigay sa mga magsasaka. Ano yung bibigay mo sa magsasaka kung ano na, stira na, destroyed na? Correct. So parang binigyan mo lang ng sunog na laruan ng bata. Yes. Ganun yung itsura ng kasir. Yeah, tama ka doon, Kaalma, no? Kasi ang kaser ay hindi totoo na magbibigay ng lupa sa mga magsasaka. Yeah. Ang direksyon nito ay state confiscation. Ibig sabihin, Communist Party ang magtatakda. Paano gamitin ang lupa? Anong role ng mga magsasaka? At nangyari na yan sa China, nangyari na rin yan sa Vietnam, nangyari yan sa Cuba, and even sa North Korea, kung paano inabuso, tama si Kaalma, at niloko ang milyon-milyon ng mga magbubukit at magsasaka, hoping na sila ay magkakaroon ng libreng lupa. Pero ang magtatakda ng pagmamayari at kumpas at utilization ng lupa, makinarya at mga negosyo at industriya sa ilalim ng kaser, Communist Party of the Philippines. Tama ka, Kaalma, kailan naging makatarungan at tama yan, Senator Legarda, samantalang ang NPA ay magpapatupad ng confiscation ng mga lupaing ito gamit ang karahasan at parang illegitimize, bibigyan ng legitimacy, Kaalma, at dahil dyan, magbibigay ng bagong mga batas upang magkaroon ng sang-ayon sa gusto nilang gawin. Tama ka, Ma'am Lorraine, also, ipapa-atras nila, Miss Ina, ang mga sundalo at pulis at mga kapgoy pa-dismantle nila. At lahat ng mga industriya ng Dole, Del Monte, Petron, Shell, lahat ng mga lalaking kumpanya, patatanggal nila yan. So ano mangyayari sa Pilipinas? Babalik tayo sa tinatawag na caveman state. Ibig sabihin, hindi na tayo pwede mag-associate sa iba pang mga bansa na magpapasok ng investment sapagkat bawal yan under the kaser. Tama ka, Kaalma, panluloko yan. Ang masaklap nito, pinalakpakan ni Senator Legarda ito. At sabi yan, napakaganda ng dokumentong ito. Alam mo ba, Senator Legarda, kung kinausap mo lang sana si Ma'am Lorraine Badoy, kung nag-antay ka sana kay Pastor bago ka mag-privilege speech at mag-react, alam mo ba na ipinalusot na nila ito at ito ay sinupalpal ni Pangulong Duterte? Ang tawag dito ay interim peace agreement noong 2018, May or June of 2018. At yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng NTF-ELCA, kasi nabisto ito ni Pangulong Duterte na ito ay coalition government at power sharing. Tama po ba, Kaalma? Yes po, nakapatter talaga yun sa yung ginagawa ng CPP-NTA, nakapattern siya sa ano, sa mga nangyari doon sa China dati, tapos yung mga dati pa sa kina Karl Marx. Kaya yung kaser, yung nangyari, ang buong document is sinulat ni Randall Lichanis. Nakapattern siya doon sa Great Leap Forward ng China. Tama. Diba, lahat ng mga magsasaka, pinipilit na mag-produce. Gusto nila na magtrabaho, hindi pwedeng magpahinga, tapos may ano lang sila, rasyon lang ng pagkain, hindi sila pwedeng kumuha doon sa mga itinatanim nila. Kasi si PP ang magmamayari niyan. Ni Senator Legarda na social justice, o lang social justice, yung tama, sarili mong itinanim, hindi ka pwedeng kumain. Oo. Mag-ano ka doon sa rasyon, maghihintay ka sa rasyon ng Communist Party. That is true. Tsaka ano, parang yung ano sa akin dito, matagal nang alam ng buong mundo, no, obsolete na itong itong ideolohiya na ito, na itong communism, matagal na siyang natanggal sa buong mundo, no. And here we are in the Philippines, isinasalaksak pa rin sa baga natin itong failed ideology na ito. Alma, may tanong ako sa iyo. Yes, ma'am. Kasi 53 years na ito, tsaka yung tagal mo sa ano, 'di ba, sa samahan, no, sa CPP. Nakikita natin ngayon, ang nag-emerge is a fuller picture, no, na kaya ito tumagal ng 53 years, hindi lang dahil sa CPP, NPA, NDF, kung hindi sa mga leaders natin na nakikipagsabwatan at nagbibigay ng takip sa kanila, whether wittingly or unwittingly. No, gusto ko lang malaman sa opinion mo kung gaano kalaki yung
yung role na ito, no, yung pakikipagsabwatan ng mga leaders natin sa CPP, NPA, NDF, kung kaya ito tumagal ng 53 years. Go ahead, Kal. Yes po, pag may mga aliado po, especially during election, yung binibigay nila, nakakatawid yan ng 1 to 2 years dun sa operation ng isang region. Pera ha, pera yan. Yes po. At yung mga ano pa, yung mga pledges, hindi pa kasama yung binibigay nila sa election. So, napakalaking bagay po. Kaya sa tingin ko, natatakot ngayon si Senator Legarda kasi ang dami na ng former rebel na correct, alam yung involvement niya. Kaya gusto niyang i-recall. Gusto niyang maligtas siya doon sa Anti-Terror Act. Hindi siya makapanagot doon. Agree. Kaya ganun yung ano niya. May binanggit si Kaalma eh. Grabe. Kaalma, may binanggit ka, ako na lang magbigay ng hint. Dalawang babaeng senador itong kinausap eh. Huwag din ang dugtungan ng isa. Tama si Kaalma. Ito pala, ano, Eric, isang lalaki. So, at may isa pang lalaki din, oo. Oh. Yung isa tumakbo ito na vice president din eh. Ah! Parang alam ko na. Wait lang. Kaalma, are you still there? Grabe, ano, kaya nga, ano, Alma, parang yung nung una ako umupo sa LCAC, talagang nagulat ako sa lalim at dami nung pagtatraidor sa Pilipino. Yeah. No? At saka yung sino ba nasasaktan dito? Di ba yung pinakamaliliit nating kapatid? At hindi makausan ang bansa natin dahil punong-puno ng mga traidor ang Pilipinas. No? Yeah. Mula sa eskwela, mga teachers, mga madre, mga pare, mga bishops, mga pastor. Di ba lang mga yan? No? Sa media lalo na. Di ba? So, yung pala pati mga senators natin, mga kongresista natin, nandyan, no? Yes. Kawawa talagang Pilipinas. And Ma'am Lorraine, imagine is Alma, dinukot ng NPA si then Lieutenant Colonel yata, or Major Buwan, Noel Buwan. Noel Buwan. Na siya din ang naging dahilan ng kaso ni Adora P. De Vera na pag-uusapan natin in the next days. Binumbayan sa Panay area. Pero bago siya mabumba doon, ang tropa niya ng Scout Rangers sa Panay, ma'am, dinukot ito sa Quezon Province, Miss Alma. Ang hinanap ng CPP, NPA, NDF na maging linya sa media at maging projeksyon para sa kanilang pag-release ay walang iba na ang pangalan niya ay Lauren Legarda, New Pike Senator. At ito ay kinukumpirma ko na tama po yon. At nangyari ito sa Mindoro at isa pang intelligence officer or intelligence operative na dinukot dito sa Montalban, Rizal. Hindi ko nababanggitin ang pangalan niya, nakapag-retire na ito. At ang target noon ay pati si Kumahig. Hindi niya na ito kilala, si Colonel Kumahig. Mga legendary intelligence officer dito na tinarget namin noon na dukutin ng NPA sa dyan sa area ng Montalban, Rizal. And kung nagkamali si Secretary Anyo at dumating doon, baka pati siya na ambush nang siya ay nasa Army Intelligence pa. Kaalma, yan o, sa picture. Oh, ano ba ito, ano, Ka-Eric? No? Kasi may post si Senator Lauren Legarda on April 6, 2019 ata ito. Sabi niyo, on this day 18 years ago, Senator Lauren Legarda, who was then a neophyte senator, headed the humanitarian mission for the peaceful release of Army Major Noel Buwan from the Communist New People's Army. Through her efforts, Major Buwan was reunited with his wife, Shelo, and daughter, Janina. Anong context ito? And ang context niyan, hindi po yan humanitarian mission. May pananagutan sa batas, Senator Legarda, ang CPP, NPA, NDF, na nangdukot ng Army officer. So, yung pagpapil mo dyan, at hindi mo sila binitbit na managot sa batas at tinabunan mo na napakamakatao nila dahil na-release through you. What was the, si Buwan. Why was it being called a humanitarian effort? Yeah, dahil daw hindi pinatay. Ah. Oo, ipinauwi sa kanyang pamilya. Ang purpose kasi ng pagdukot doon is propaganda. Wow. At nagpagamit si Senator Legarda dito upang siya ang maging daluyan. At ang direktang kumukontak sa kanya ay sina Joe Masison. Din sinalo dito sa Pilipinas, nila Fidel Agkawili, nila Sator Ocampo. So, yun ang mga malinaw, Senator Legarda. Hindi mo alam, wala silang bit-bit na armas kasama ka. Pero sila ang nagpaplano, nagdedesisyon at nagkukumpas sa NPA. So, paano mo ma-reconcile yun na for as long as wala silang armas, they are good communist. Mali. Ang CPP mismo ang nagpapatakbo ng buong organisasyon at pati ng NPA, pati ng kanyang mga karahasan at mga kalukuhan sa pag-aalyansa sa mga eleksyon na binabanggit ni Kaalma. Kaalma, di ba? Ang NPA ay direktang pinamumunuan ng Communist Party na parang hindi naintindihan ni Senator Legarda na ito ay magkaiba at magkahiwalay sa Communist Party, Kaalma. Malinaw po yan, Ka-Eric, Ma'am Lorraine, Miss Ina, na ang CPP, NPA at ang NDF, hindi yan magkakahiwalay na organization. CPP ang kumukumpas. Kaya ano man ang gawin ng NPA,
mandato yan ng CPT. Yun. Kaya hindi pwedeng sabihin ni Senator Loren na kung walang bit-bit na armas, walang pananagutan sa bata. Claro. Hindi po yon. Kasi hindi gagalaw si NPA kung walang kumpas galing sa CPP. Yun. Galing kay Joe Masison. Kung gusto ninyo ng mga ganitong usapin ay huwag nyo kakalimutang i-click ang subscribe button, i-like, i-share at i-hit ang notification bell upang laging updated ka sa mga ilalabas naming mga video at i-comment nyo lang ang mga inyong mga opinion sa ibaba. Salamat mga kamarites!